ipagkakaila ang hilig ng masang Pilipino sa pagmumotor. Ito kasi ang mode of transportation na kayang-kaya ng bulsa ng malaking porsyento ng masa. Ang daming pagpipilian ay apo, makabagtit, pang sports, pang forma, pang opisina, pang hanap buhay, pang chicks, pamalengke, modern, classic, malaki, maliit, matik, manual, mura, mahal. Pero pupusta ako, kahit gwapong-gwapo ka na sa motor mo, may desire ka pa rin na sakyan yung motor ng tropa mo. Kasi, ang sarap nilang subukan lahat. Natarakit ang motor mo la kaya, padasok mamit. Woo! Gimasin? Marami-rami ng review ang lumabas para sa motor na itinatampok natin ngayon dito sa Ngarod TV. Pero gusto ko pa rin i-share sa inyo ang sarili kong insight tungkol sa motor na to. Ito ang Keyway Cafe Racer 152. Isang modelo ng motor na nakikipagsapalaran sa muling pag-usbong at pagiging popular ng mga classic bikes. Isang motor na kapag medyo sawakan na sa moderno at agresibong designs ng mga mainstream motorcycles na naglalabasan sa ngayon, mapapalingon ka talaga dito sa CR152. Simple, pero may dating. Classic pero may pagkamoderno din. At higit sa lahat, magaan sa bulsa. Nakakakita ako ng videos dito sa YouTube na ikinukumpara ang motor na to sa Ruzzi Classic 250. Well, though pareho silang cafe racer, sa palagay ko, hindi sila dapat ipinagkukumpara dahil maraming pagkakaiba sa traits nila. Pero don't get me wrong mga nilalang. Ang mga comparison videos na ganon ay hindi ginawa para husgahan kung alin sa dalawang modelo ng motor ang mas maganda at mas angat kaysa sa isa, kundi para tulungan ang mga buyers na nahihirapang mag-decide kung alin sa dalawang modelo ng motor ang aakma sa personalidad nila. So ito na, pag-usapan na natin ang CR152. Hindi ko pa yata nababanggit na nararapat lang na tawaging pogi ang motor na ito. Ito yung klase ng forma na dati ay madalas tukuyin bilang formang pangtatay. Pero ngayon ay naaakit na rin ang atensyon ng young Filipino riders o mga kabataang motorista. Pag-usapan muna natin ang specs. 149cc air-cooled single-cylinder engine with manual transmission. At dekarburador pa rin siya. Pero kung maselan ka pagdating sa usaping emissions, di ka dapat mag-alala dahil Euro 3 compliant ang motor na to. Ang paandar method niya ay pwedeng dipindot at pwedeng disipa. Front suspension, telescopic fork. Rear suspension, twin telescopic coil spring. Front brake, single disc. Rear brake, drum. Walang ABS. Well, wag ka na mag-expect. Mura nga eh. Pero mas nakakarami pa rin naman ang mga motor ngayon na ganito ang klase ng braking system. Kaya wag ka na mag-inarte na kesyo hindi safe dahil walang ABS. Nasa pag-iingat lang yan. Kahit naman naka-ABS ka, kung kamote mode ang riding style mo, talagang malapit ka sa kamalasan. Yes, ABS saves lives, but proper road ethics saves more lives. Pagdating sa mga ilaw, headlight, taillight, at front and rear signal lights, lahat bumbilya. Pero understandable naman considering na 54,000 pesos lang siya. Magaan manakbo ang motor na to. Easing easy ang handling. Pero may konting wobble siya kapag nasa 95 kph na siya o pataas. Pero para sa akin, hindi naman siya deal breaker kasi konting ipit ng tuhod sa tangke lang, konting tiklop ng katawan, at konting yuko ng ulo, mami-minimize mo na yung wobbling niya. Kahit na madalas siyang mabansagang China bike, ang motor na to ay dinisenyo ng Benelli, manufactured naman ng Euro Keyway. Hindi namin siya nasubukang patakbuhin ng malayuan dahil na rin sa masamang lagay ng panahon. Pero sa palagay ko naman, hindi magpapahuli ang motor na to pagdating sa reliability. May nabalitaan ako na nakapag North Loop gamit ang CR152. Pero hindi naman nagka-problema. Ang talagang gustong gusto ko sa retro bike na to, maporma. Dati kasi, magastos talaga magkaroon ng cafe racer. Bibili ka ng base bike gaya ng Honda TMX, tapos ipapabuild mo para maging isang ganap na cafe racer. Ginastosan mo na yung pagbili ng motor, ginastosan mo pa ng malaki para makuha mo yung cafe racer look na hinahanap mo. Pero dito sa CR152, paglabas pa lang sa kasa, may cafe racer ka na. Affordable, di ba? Kung panlasa ko ang pagbabasehan, pagdating sa looks, sakto ang forma nito. Hindi kagaya ng ibang bikes na may something na gustong gusto mong palitan kasi hindi siya tugma sa kabuuang tema ng motor. Dito,
lahat sakto na agad. Pero kung magiging mas metikuloso ako, siguro may ilang modifications akong gagawin. Yung upuan, masyado siyang mahaba sa panlasa ko. Oo, pwede mong sabihing practical kasi pwede kang magangkas ng dalawa. Pero maniwala ka, kapag dalawa na ang angkas mo, mararamdaman mong mag-iiba ang talbog ng suspension mo. So ang gagawin ko siguro, patatabasan ko yung upuan para umiksi. Yung eksakto lang para sa dalawang tao, rider at OBR. Yung gulong naman, papalitan ko dahil mas bagay yung jumbo gulong sa ganitong tema ng retro bikes. Pero maliban sa forma, papalitan ko talaga yung gulong niya dahil medyo madulas yung stock tires. Sakto lang din ang taas ng upuan ng CR152. Bilang reference, heto ang kaibigan kong 5'5 ang height na si Cassandra. Medyo tiptoe, pero kung kagaya mo kong 5'8, magiging sakto lang ang lapat ng mga paa mo sa sahig. Kung medyo napagkaitan ka ng height, pwede ka namang gumawa ng konting modifications para bumaba ng konti yung upuan. Pero kung nagtitipid ka, gumamit ka na lang ng sapatos na 5 pulgada ang swelas. May dagdag ko lang. Palagay ko okay naman ang availability ng parts niya sa merkado. Gaya na lang ng clutch cable. Yung clutch cable ng CT100, Shogun Pro, at Raider J, kasukat niya. Kaya hindi ka dapat matakot na baka wala kang mahanap na parts kapag nangailangan ka. Ang isa pang nagustuhan ko sa bike na to, adjustable yung rear suspension niya. So pwede mo siyang i-adjust based on your needs and wants. Malambot din ang upuan. Kung hindi ako nagkakamali, memory foam ang ginamit nila dito. Safe na safe at hindi matutroma ang betlog mo kahit malubak ka sa kalsada. May ilan din naman akong reklamo. Maugay yung signal lights niya. Pakiramdam ko, yun ang isa sa unang-unang maluluma. Kahit na naturingan siyang cafe racer, pang scrambler naman ang handlebar niya. Yung tunay na cafe racer kasi, sa pagkakaalam ko, clip-on ang handlebar niya gaya ng nasa Rusi Classic 250. Pero kahit na mas mataas ang manibela nito kaysa ibang designs ng cafe racer, may ngawit ka pa rin mararamdaman sa wrist. Actually, masakit siya kapag matagal-tagal na biyahe mo. Yung tipong kapag huminto ka sa traffic lights, bibitawan mo yung handlebar para ma-relax ang pulsuhan mo at mabawasan yung ngalay factor. Hindi gaya ng ibang bikes. Kahit mura ang CR152, hindi mo mararamdamang mura siya. Yung makina, hindi siya ma-vibrate na gaya ng iba. Overall, sa murang halaga, okay na okay ang motor na to. Hindi ka nalugi, ika nga. Kung first time mong bumili ng motor at gusto mo ng retro style bike, hindi ko na rin masasabing wrong choice ang motor na to. Hindi perpekto ang CR152, pero hindi rin naman niya ipagkakait sa'yo yung magandang forma ng isang retro bike na hindi naluluma. I think this bike deserves to be given a chance to prove itself. Ito po si Iki at ito ang Arod TV. Dahan-dahan sa pagmamaneho, mga paps.